it's time to blow this scene. Get everybody and the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Ang nag-introduce sa akin kay Kong TV ay ang aking kapatid na isa ring YouTuber. Pinapanood niya yung episode na 10 utos ng vape. At first, hindi ko maintindihan kung ano pa ang appeal ng isang Kong TV. Medyo maingay siya. He says gago more often than Ramon Tulpo. Gago! Ang background niya ay cortina at tumatalsik ang kanyang laway. Di ba? Ang paborito niyang catchphrase ay... So ayun po ano? What's up sa inyo mga pa? Hindi ko ba alam kung sa isip niya ay mukhang talampakan ang mga mukha ng kanyang audience. Hindi siya yung tipong artistahin, may tsura. Kaya hindi mo maiisip na isa siya sa magiging pinakamalaking pangalan sa YouTube Philippines. Na kahit ang mga talents ng mga naglalakihang mga TV networks ay hindi siya basta-basta kayang pantayan. So ano ang sikreto kung paano nagawa ni Kong TV magkaroon ng 4 million plus subscribers? Paano nga ba to? Ah, nazo-zoom pala to. It's all about relatability. Nagsimula akong makarelate sa kanya nung napanood ko yung isa niyang video na Anime Lover, 90s Anime. Bilang isa sa lumaki sa We Are Anime Generation ng GMA7, baliw na baliw ako sa mga kwento ng mga anime na kagaya ng Ghost Fighter, Machino, Dikare Ate Dan, Lukadu Itomi, Totomi, Slam Dunk, Hororu Darira, Hitomi, Ugaru Seoji Hara Haru Sorai Yurukanai Crazy for you Kimi ga suki da no Sakemi da Slam Dunk is the real motherfucking deal, guys. At Flame of Reka Mesa Mesa Miso Osare Oke Jutulu Wakomashi Okini Namukini Nambakyu Huh! Usawa! Anime guys is the fucking shit. Dun ko nasimulang subaybayan si Kong TV. Gradually natanggap ko rin ang kanyang style ng pagkukwento. Dahil natural at ganito ang kadalasang mga bagay na nasasabi ng isang Pilipino sa pang-araw-araw niyang navigation ng kanyang buhay. Very happy! Ang pinaka-selling factor ni Kong TV ay ang abilidad niyang gawing nakakatawa ang mga ordinaryong bagay na nangyayari sa kanyang buhay.
kasama ang kanyang mga kaibigan, yung tipong parang naglalaro ka lang at ginagawa mo yung gusto mo dahil masaya. Ito ang pundasyon ng Team Payaman. Nire-represent nito ang isang ordinaryong magkakaibigan sa bawat panonood mo sa kanila ay pakiramdam mo happy! Happy! Kasama ka sa kanilang grupo. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit mas maraming nanonood kay Kong TV. Hindi lahat nakaka-relate sa mga artista. Kadalasan sa mga vlog ng artista ay international travel, mamahalin na pagkain, beauty products, fashion, mga magagarang sasakyan, unboxing ng mga mamahaling computers at gadgets, house tour ng kanilang mga mansyon at iba pa. Isa rin ito sa mga rason kung bakit tumaas ang depression sa Pilipinas. Dahil meron ka ng YouTube, meron ka ng paraan para masilip ng kaunti ang mga na-achieve ng iba. Oo, pinaghirapan naman din nila yung mga naabot nila. Pero hindi mo pa rin maalis sa isip mo yung tanong na bakit ang swerte nila sa buhay. Nagpupunyagi ka naman din, ikaw at ako. Inihingal na ako, pero laban lang. Meron talagang inequality sa good looks, sa financial capability ng mga magulang mo, sa abilidad at talino, edukasyon, at kung ano ang standing mo sa society. Nabibilang ka ba sa may impluwensyang pamilya? Wala kang control sa kung saan ka mapapabilang. Kaya kadalasan nagdudulot ito ng isa sa mga pinakanegatibong pag-ugali ng sangkatauhan. Baliwang pota. Ito ay ang inggit. Hindi basta-basta may iwasan ng pagkainggit. Ah, inggit! Bakit? Wala. Dahil ito ay isang emosyonal na pakiramdam. Parte ito ng pagiging tao. It's either itulak ka nito sa tamang direksyon na lalong magpunyagi sa buhay o kaya'y manghila ng mga taong nasa itaas upang iangat ang sarili. Alam ito ni Kong TV dahil minsan na niyang naikwento sa kanyang mga vlogs ang mga panahon na nagtatrabaho pa siya. Tapos, bak hindi ka nagsayaw anong gawin sa'yo? Absent ka, wala kang sweldo, wala kang 13 month. Tapos, mainit palagi ang ulo pag nakita sa'yo sabihin sa'yo wala kang kwinta. Alam niya ang pakiramdam kapag medyo siniswerte ka sa buhay at nasilip ito ng iba. Kung minsan, makakarinig ka ng mga mabuti sa harapan mo pero iba na kapag nakatalikod. Oo, may natanggap si Kong TV ng mga items dahil gusto ng mga brands na ipromote niya yung mga produkto nila. Ngunit sa kaso ni Kong TV, imbis na i-showcase sa mga followers niya yung mga naging biyaya niya, for example, yung una niyang kotse, tinatrato lang niya ito as means of transportation, hindi isang luxury item. Tama na to. Kaya mataas din ang mga views ng mga kwentuhan while driving moments ng Team Payaman. Dahil nakapokus pa rin sa barkada ang mga vlogs ni Kong TV. Para sa kanya, it's another way to make content. Iyan ang pambansang excuse ng lahat ng may katarantaduhan. Si Kong TV ay isang ordinaryong tao lamang. Kagaya mo, kagaya ko. Wala siyang malaking bahay, malaking pera. Hindi siya nabibilang sa mayaman at maimpluwensyang pamilya. Hindi siya yung tipong artistahin ng itsura, pero pinatunayan niya power! Pagtalikan! Ang ganda! Na when you strive to fix yourself and improve yourself, everything around you also improves. Iba talaga ang nagagawa ng isang milyonaryong utak. Milyonaryo naman guys. Pwede kang dalhin kahit saan. Hanggang Hong Kong! Let's go!
dahil 15 minutes lang ang binigay ni YouTube sa mga baguhan, no choice. Kailangan natin ng part 2. Next time, yayamanin pagkakataon. See you there! Tapos na ba?